Sa madilim na mundo.
Amin po, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat and welcome po sa Gabi ng Pananalangin. Ang bawat isa po ay inaanyayahan ko po na tumayo at patuloy po natin na i-acknowledge ang banal na Santong Espiritu sa ating kalagitnaan as we come to His presence na nandun po yung ating puso na mayroong kagalakan. Hallelujah. We will continue to bring you more than a song, Father God, as we bring back, Lord God, all the glory and the praises, Father God, that belongs to you, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name, God. Oh, you are worthy, you are worthy. When the music fades, all is stripped away. And I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Let me bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear.
You're looking into my heart. I'm coming back, oh God. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I'm making. When it's all about you, Lord, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, Lord, it's all about you. I'm coming back, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, it's all about you. It's not about us, it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the yes, Lord, hallelujah. As we come before you tonight, before we say our prayer, Lord, we will continue to humble ourselves and pray. As we come to the heart of worship, singing, it's all about you, Lord. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I'm making. When it's all yes, about Lord Jesus, you, it's not about us. It's all about you, Jesus. If we sing worship, I'm coming back to the heart. Dahil lang sa kagustuhan natin, worship, it will not it's be all about worship you. To Him. It's all let us continue to go back you, to His heart. I'm sorry, Lord, for the things and confess everything. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Let's continue to bring praises to His name tonight. All about you, it's all about you, Jesus. Oh Lord, it's all about God, sa gabing ito. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, you are worthy to be praised, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Karapat-dapat kang purihin at sambahin at dakilain, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa hapon pong ito, Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama. Nagpapakumbaba po kami. Humihingi po kami, Lord, ng tawad, O God. Ano man pong nagawa namin kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, kami po ay linisin mo ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, likhaan mo po kami ng bagong puso at isip, Panginoon, sa oras na ito. Tunay na linisin mo, Panginoon, ang aming mga buhay ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord,
wala po kaming masabi, Lord, napakadakila mo, Panginoon. Tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang buhay namin. Kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya lang kami nabubuhay, Lord, dahil sa biyaya mo, Panginoon, sa araw-araw. Kaya kami gumigising dahil sa iyo, Panginoon. Kaya kami nakakakilos, kaya kami nakakapagtrabaho, kaya kami nakakagalaw, nakakarinig, Panginoon, nakakaamoy, nakapanlasa. Lord, nakakakita. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo nagmumula, Panginoon. Kaya marapat lamang po na bigyan ka namin ng kapurihan at kadakilaan, Lord, sa bawat buhay na binibigay mo sa amin sa umaga, pagkagising, nakakatayo kami. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Karapat-dapat ka, Lord, sa aming mga papulit pagsamba. Panginoon, sa gabing ito, Lord, nilalapit po namin sa iyo ang gawain ito. Alam po namin, Lord, ngayong umpisa pa lamang, alam po namin natagumpay na kami. Sapagkat narito kami, Panginoon, biniyayaan mo kami ng lakas upang kami ay makasamba sa iyo at makapuri, Panginoon. Lord, sa hapon pong ito, Lord, ang gagamitin mo pong magsasalita ng iyong kapahayagan, ng iyong mga salita, nawa dalangin po namin, Lord, patuloy mo siyang lukuban ng iyong banal na dugo, Ama. Patuloy na ang bawat lumabas sa kanyang mga labi ay pagkapala sa iyong mga anak na kung saan, Lord, ito po yung magiging gabay namin upang kami magtagumpay sa araw-araw na buhay naming tinatahak, Panginoon. Lord, alam po namin, hindi po madali ang mabuhay sa mundong ito dahil puno ng kaguluhan, kalungkutan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, Panginoon, ikaw po yung nagsusustain ng aming mga pangangailangan kaya kami, Lord, nagtatagumpay. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Lord, yung mga wala pa rito, patuloy mo pong gabayan sila na makarating na maluwalhati, O God. At patuloy, Lord, sa kabuuan ng gawain ito, ikaw po ang manguna, ang iyong pong banal na salita at ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna. Ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Dahil wala kami magagawa, Lord, kung wala ka. Salamat po, Lord. Ihanda mo ang puso ng iyong mga anak at simu po yung mga kaabalahan, mga alalakinin, O God. Bagkus, Panginoon, ipokus namin yung puso at isip namin sa iyo sa gabing ito. Dahil alam po namin, nakasama ka namin, Lord, dahil tapat ka sa iyong mga pangako, isa o dalawa, nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, sa gabing ito, sa iyo po lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa iyo lamang, Lord, ang mataas na karangalan at pagsamba at papuri sa nag-iisang dakilang pangalan mo, anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tonight, we will continue to bless the name of the Lord in our worship. Hallelujah. Amen. Where streams of abundance flow, blessed be your name. Blessed be your name, when I'm found in the desert place, to walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world's all as it should be, blessed be your name. Yes, God. Blessed be your name, on the road marked with suffering, with the slain in the offering, blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name.
Blessed be your glorious name. Blessed be your name of the Lord. Lord, we bless your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Yes, Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. As God will continue to give, and you take it away, Lord God. Tonight, as we continue to bless your name, oh Lord. Hallelujah. You give and take away. You give and take away. You give and take away. Choose to say, Lord, blessed. Lord, blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, the blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. The blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. Yes, Lord. My heart will choose to sing. The blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart. My heart will choose to sing. Oh, blessed be your name. The reason that we are here, because we want to worship you, Father God. You are the only reason, Father God, why we continue laying down our lives, Father God. You are our freedom, Lord. You are our everything, Father God. As we walk, Lord, through the waters, you will be with us, Lord. We will continue to hold on to your promise. On oceans deep.
found me in that very same place. All my failings surely would have drowned me. Still you made a way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You have said that all the heavens sing for joy. I'm one who finds the way to freedom, truth of Jesus, born from death into His life. And I remember how you saw me through the eyes of your grace. Thought was cross was your beloved for me. Still you made a way. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life? Yes, Lord. Here in my life, you are my freedom, Jesus, you're the reason why we are living again, I'm Lord. Living again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? Oh, Lord. Yes, Lord God. Truly, Father God, nasaan kami, Panginoon? Wala ka sa aming buhay, O Diyos. Jesus, you're the reason. Oh God, you are my freedom. Jesus, you're the reason. You are, oh God, you are my Jesus, you're the reason. You are my freedom, Jesus, you're the reason. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You are my freedom, Jesus, you're the reason. Yes, Lord. I'm kneeling again at your throne. Where would I
Lamang Panginoon ang nanatanging dahilan, Father God, kung bakit nais naming ibigay yung buhay namin sa iyo. Dahil ikaw yung nagbigay sa amin ng dahilan kung bakit kami dapat mabuhay, Panginoon. Ikaw yung nanatanging rason kung bakit kami humihinga, Father God. Salamat, O Diyos. Sa kabila ng aming pagkakamali, Father God, still, you embrace us, Father God. You accept us, Father God. Wala kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, Diyos. Wala kami, Panginoon, sa kinatatayuan namin, Father God, kung hindi mo binago yung buhay ng bawat isa, kung hindi mo kami inalis sa putikan ng sala, Panginoon, at binihisan, Panginoon, ng panibagong buhay. Nakikita namin, Panginoon, na marami pa, O Diyos, na kailangan naming iahon, O Diyos. Marami pang Panginoon na reason kung bakit kami nakakapag-worship ng malaya, Father God. Kung bakit kami malayang nakakatawag, Panginoon, ng ama-ama ko. For the very last time, let us sing this song na nagmumula sa ating mga puso, knowing that God really loves us.
'cause you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you here in my life, here in my life? You are my freedom, Jesus, you're the reason. Give you all the praises, Lord. The glory, the honor belongs to you, Father God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong labis na pagmamahal. Salamat sa patuloy na pakikinig sa aming mga panalangin. Salamat, O Diyos, sa iyo lamang ang papuri, pagsamba, sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Jesus. Amen. May nagtanong na po ba niyan sa inyong mga puso o sa inyong mga isipan na where will I be without you, Jesus? No? So, lagi natin tanongin yun sa sarili natin. Paano ba tayo kung wala si Jesus? No? Siguro, lahat tayo nasa kadiliman pa rin. Lahat tayo magulo pa rin. Lahat tayo nasa putikan o dun sa sinasabi nga nila na kasalanan. So, purihin natin ang Diyos dahil tunay na ang Diyos ay mabuti, tapat, at walang kasing dakila sa lahat. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Ang dami-dami natin. Ang dami natin. Ang dami. Ayan. Purihin ang Lord. Purihin ang Lord. So, ayan. Dumako na po tayo sa testimony. Meron po ba sa inyong mga nais na magbalik ng papuri sa ating Diyos? Amen. Anyone? Where will it be? Where will you be without the testimony? Testify the goodness of God. Meron po ba? O gusto nyo na kaagad ng word of God? Dumating lang si Kuya Mac. Ayun pala, si Kuya Jody. Praise God. Praise God po. Pagpapasalamat ko po sa Panginoon. Pinagpasalamat ko rin po sa Dream Homes. Noong Lunes po, holiday pala yon. Eh di ginising ko si Mrs. Kala ko may pasok. Ako, ma, gising na. Alas 5, mag-alas 6 na. Hindi nagising siya, wala palang pasok. Hindi ngayon, pagkagising niya, namimilipit po siya sa sakit ng tiyan. Talagang ang sakit-sakit hanggang sa umiiyak na siya. Bala ko nga po, dali na sa ospital. Eh, pumunta sa CR, hanggang sa bumalik sa kwarto, talagang iyak na iyak. Hindi alam kung paanong forma ang gagawin eh. Kung anong position, nag-iyak siya ng iyak. Siyempre, bilang asawa, nag-aalala na rin kayo, baka kung ano na, di ba? Pero praise God, puri ng Panginoon. Hindi ko pa siya pinagpe-pray noon. Pero nung nakikita ko na yung sitwasyon, nag-pray po ako, talagang diniinom ko yung sikmura niya. And then, nanalangin po ako sa Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Talagang napakadakila niya. Ora mismo po, maya-maya konti, kumalma na po. Yung pag-iyak niya, talaga namimilipad sakit, ilang minutes lang, gumaling na po siya. At siya po ay, ano na yung, kumalma na po yung kanyang kalagayan. Kaya, napakasarap sa Panginoon, no? Sa sitwasyong ganun, na alam ng Lord yung kalagayan mo, kapag dumalain ka sa kanya, iniyak mo, nasabi mo, Lord, wala kang itinataboy kahit sino man. Andoon, kikilos talaga ang Panginoon. Gumaling po si Mrs. Hanggang ngayon, nakakapasok na siya. Hindi na ako nagpunta ng ospital. Saka pinapasalamat ko po sa Panginoon. Hindi ko alam lang kung feeling prayer po ako kasi nagagawa po ako sa bahay namin dahil lilipat na ako po kami, nagmamasan po ako. Ngayon, hindi ko man po alam na talagang ako ang ano. Pero bakit hindi ako mapakali sa bahay? Na, lakas ng ulan, sabi ko. Hindi na ako makakadalo dahil napakalakas talaga ng ulan sa Salinas. Hindi talaga ako mapakali. Yung pala ko pala yung opening prayer.
Kaya napakabuti na Lord, hindi ko talaga, sabi ko, yung mga ginagawa ko, iniwan ko na kasi talagang, basta alam niyo yung feeling na parang talagang inaano ka ni Lord na pumunta, pala pagdating nila, sabi, pastor, ako pala opening prayer. Kaya, sa Lord po ang kapurihan, glory to God po. Amen. God heals. Amen. So, meron pa po ba na magbabalik ng papuri sa Panginoon? Anyone? Meron pa po? Naku, wala na. Mahihiyain ang mga taga-HTP, no? Kahit maraming mga goodness and grateful, great things na ginawa si Lord, nahihiyang magpasalamat. Ayan na, si Kuya Ronald. Amen. Purihin ang Lord. Opo, nagpupulid po sa ating Panginoon. Kasi noong Miyerkules, inabot po ako ng napakalakas ng ulan sa Naik. So, kahit na may payong ako, hindi kinaya ang power ng payong. Basang-basa pa rin ako. Basa ang damit ko, pati yung pantalong ko. Then, pagdating ko po dito sa Salinas, hindi po naulang. Nakita po ako na tiyan eh. Nakita kami doon sa sakaya ng Biyahin Cavite. Nakakita niya, basang-basa ako. So, sa manasalita po, natapos yung service po. Bago nung nakarandaw po ng init ng katawan, nalamig na ako. Bago pag-uwi ko, wala pa po yung anak ko. Walang bibili ng gamot kasi sarado na eh. So, nag-pray po ako. Wala talaga pong i-subi sa ating Panginoon. Pag umaga po, nandun na yung anak ko, sabi ko, masama pa rin, parang ko. Ginawa ng anak ko, binili ako ng sopas ng pangalmustal. Then, naganap siya ng gamot ng paracetamol. Then, wala siyang nakita. So, ako na lang pabili ng Biogesic. Sa then pagkatapos sinanong ko yun, then sabi ng anak ko, pinakain muna ako ng tanghalian bago kayo ng gamot. Then nakatulog na ako. Then maraming salamat kasi pag gising ko, last days na eh. Napasarap ng pahinga. Pag gising ko, okay na ako, para lang ako nagdahilan. Praise the Lord, napanggaling tangat ng Panginoon. Lord, ikat po. Amen. Pinagaling din si Kuya Ronald, no? So, narinig ko yung testimony niyang yun nung sa ushering devotion. Nandun po kami sa isang sasakyan eh. Kaya narinig ko yung ano niya. So, meron pa po ba, last one, na magbabalik ng papuri sa Diyos? Meron pa po ba? So, wala na po. So, dumako na po tayo sa announcement. Yan. So, purihin ng Lord. So, yun, patuloy po tayong dumalo sa ating mga midweek at sa ating prayer night tuwing alas 6 ng gabi yan. Wednesday and Friday. Yan. 60-day challenge po, batch 11. Yung iba po, tapos na rito. Kami po, hindi pa. Ayan, malayo-layo pa po kami. So, purihin ng Lord. Tuloy-tuloy lang po ito hanggang sa makagraduate sila. So, King and Equipping po, June 26, this coming alas Wednesday of this June, patuloy tayo magbabad at magpa-equip sa ating Panginoon. Ayan. Children feeding program this coming June 29, 2024. Labang pong oras. Wala lang po. Ayan. Unite Soaking in Acoustic Night sa June 30 naman po yan. Yun. Sunday yan, no? Sunday. Retreat po natin, ang ganda ni Kyle dito. Retreat po natin this coming August 25 and 26 po. So, please register na po. At sana po makapag-ipon po kayo para po lahat po ay makasama po at ma-experience nyo yung goodness at yung revival and yung restorations na ibibigay. Ang daming restorations, may S. Restoration na ibibigay ng ating Diyos dyan sa ating retreat na yan. So, register via QR code or by filing sa paper form.
Ayan. Don't throw, donate. So yung lahat ng mga bottles ninyo sa bahay, alam ko, may sino po rito nag-iipon sa bahay. Tapos bigla na lang dadalhin dito. Wala! Naku, JM. Asan JM? Wala. Ano ba yan? Ayan, ako po ay nag-iipon sa bahay. Nilalagay ko po sa sako every bottle po. Tapos dalhin ko na lang po dito sa bahay. Ay, sa church. Pagpuno na. So, ipon-ipon po tayo. So, makakatulong po kasi to para sa kanilang, sa mga hindi po makakasama sa retreat. So, malaking tulong po to sa kanila. Makakabawas po to sa kanilang mga gastusin. Kaya, let's all share and makilahok po tayo rito sa Battle Belongs. Yan. Wala na po. So let us all give thanks to the Lord by giving our offering. So, meron po bang ushering na po pwede pong kumuha ng offering? Ayan po. Ayan, si Kuya Ronald. Takbo, Kuya Ronald, takbo. Ayan. Ayun, ako po. Ayan. Hindi, biro lang. So let us all give our offering to the Lord on how we love Him. Ibigay po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating offering po. Good measure, pressed down, straight together, running over, give, and it will come back to you when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, straight together, running over, give, and it will come back to you when you give it to the Lord. When you give it to the Lord. When you give to the Lord. Amen. So, ilagay po natin ating mga kamay. Tapat po natin sa offering basket. Heavenly Father, we thank you for every blessings that you have given to us, Lord Jesus. Truly, Lord God, wala kaming anuman dito sa mundong ito. Lahat ay bigay mo. Lahat ay inalok mo. Inilay down mo lahat sa amin, Panginoon. Kaya dito po, Panginoon, naririto po ang aming mga offering. Bahagi ng aming mga pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy pong dumaloy ang iyo pong pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, dagdagan mo pa po ang marami pang mga tithers and pledgers and offerers of this church, Lord Jesus. Lord, kailangan namin ang iyo po, Panginoon, biyaya. Ang kailangan po namin, Panginoon, ang inyo po, Panginoon, pagbibigay sa aming iglesyang ito, Panginoon. Lord, tugunan mo po nawa lahat ng aming mga pangangailangan. Sapagkat alam namin, Panginoon, bahagi ng pagbibigay, Panginoon, na ito ay magiging kabahagi kami, Panginoon, sa pagpapalaganap sa iyong kingdom, Lord Jesus. Alam mo po na kung saan mapupunta ang lahat ng mga perang ito. Alam mo po kung gaano po, Panginoon, katapat kami na nagbibigay nito sapagkat alam namin kung saan mapupunta ang lahat ng ito, Panginoon. Everything, Lord God, belongs to us pa rin, Panginoon. Pinagkaloob mo pa rin po, Panginoon, sa amin. Pero, Lord God, we need your help, Lord God. Please give us the breakthrough, Lord Jesus, in our finances in this church. Patuloy po, Panginoon, dinadalangin namin na ikaw po ang siyang Diyos na magbigay ng lahat ng pangangailangan namin, Lord Jesus, upang magkaroon pa po at mag-expand pa po. Marami pa po kaming maabot na mga kamay na gusto mong abutin na po namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Gayun din naman, Panginoon, dalangin ko sa lahat ng mga taong nananambahan dito na maging tapat din na katulad mo. Kung paano ka naging tapat sa amin, ganun din kami maging tapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, tunay na napakabuti, napakadakila mo sa buhay namin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin bilang isang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. All glory, all praises, honor, and thanksgiving is all for you alone, Lord God, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Thank you, Lord. Ayan. So ayan, alam ko, ready na yung ating tagapagsalita. At ay alam ko po na siya ay gagamitin ngayon ng Panginoon mightily. Purihin natin ang ating Panginoon sa buhay ni Kuya Makmak Lontok.
Amen. Praise God po. Wait lang po. Hindi po ako masyadong handang-handa kasi nalobat po yung laptop ko po. Ayun po. Pero, yan, praise God po kasi matapos ang habang panahon ay eto po ulit tayo at magagamit po ulit ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita. Amen? At as usual, lahat naman siguro tayo pag nilapitan tayo ni Pastor ay gugulat tayo. Pero hindi naman sa no choice tayo, no? Sabihin natin wala naman tayong magagawa. Pero at the same time, masaya yung kalooban natin na magamit tayo ng Panginoon. Amen? Bagamat nung time na yon talagang wala pang nakaprepare na mensahe. Pero ang Lord naman ang nagbibigay ng mensahe sa atin. Amen po? At alam ko po na ano man yung mabahagi ngayong gabi, nawa po ito ay kapulutan po natin ng aral at higit sa lahat ma-apply po natin sa buhay po natin. Amen? Pagpasensyahan nyo na po dahil medyo kabisihan, hindi na po ako nakapag-prepare ng PowerPoint. So, makinig na lang po tayong mabuti. At syempre, gagamit pa rin naman tayo ng Bible. Kaya, hihingi po sana ako ng assistance sa MM sa kapag kailangan nating mag-flash po ng mga Bible verse po. So, yung pag-aaralan po natin ngayong gabi ay mainly po sa Genesis 32. Genesis chapter 32 po. Amen. Bago tayo magsimula, ayan, bago tayo magpatuloy po sa Word of God ay manalangin po muna tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay po sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Sinasamba ka po namin at pinasasalamatan sa gabing ito. Alam po namin, Lord God, na ito pong araw na to ay kalooban niyo po, Panginoon, O God, na dalhin niyo po ang bawat isa dito, Panginoon, para po kami manalangin, Panginoon. At the same time, kami po ay makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, na matanggap namin ang inyong mga salita ng malinaw, maliwanag, Panginoon, at yung ikaw mismo, Panginoon, na mangusap po sa bawat isa, Panginoon. At ako po na gagamitin niyo ay gawin niyo lamang pong instrumento, Panginoon. Higit sa lahat ay hindi kami uuwi, Panginoon, na wala kaming natanggap na mensahe mula sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin binibigay at dinedirekta, Panginoon, lahat ng papuri at pasalamat po, Panginoon. Because, Lord, you deserve all the glory and all the praises, Panginoon. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pag-aaralan po natin ay isa po sa bahagi po ng siguro importanteng buhay po ni Jacob. Kilala naman po natin si Jacob po, di ba? Si Jacob. Ayan. Sa Genesis 32. Dahil kilala naman natin si Jacob, siguro kahit konting background lang ay makikilala na, mauunawaan na natin yung pag-aaralan natin ngayon. So sa Genesis 32 kasi, konting konteksto lang po, ito yung panahon na si Jacob ay nagdesisyon na bumalik papunta sa kanyang kapatid. Kasi kung maalala natin, si Jacob umalis siya sa poder ng kanyang mga magulang pati sa kanyang mga kapatid. Kasi nga yung nangyari, di ba, yung sa will ng kanyang ama na si Isaac po, di ba? Yung nagsalita pa nga doon si Esau o si Iso na sumumpa siya na papatayin niya si Jacob kapag nakita niya ulit si Jacob. Kaya alam natin, may idea na tayo sa kalagayan ng isip at puso ni Jacob ngayong pabalik na siya sa lugar ng kanyang kapatid. Amen? At dahil alam niya, galit sa kanya yung kapatid niya. Meron pang pagkakataon na sinabi ng nanay ni Jacob sa kanya na sabi niya, umalis ka muna dito at magpapadala ako sa iyo ng mensahero kapag si Esau ay hindi nagalit sa iyo. Pero alam natin na wala namang dumating na kahit isang mensahero kay Jacob na nagsabi sa kanya na hindi nagalit si Esau. Kaya kita natin, pwede nating ma-picture yung iniisip ni Jacob o nararamdaman sa mahabang panahon. Lalo na nung time na siya ay nakay Laban. Yung siya ay nagsaserve pa doon sa kanyang father-in-law. Amen? So, yun na. Basically, si Jacob, paparating na siya, papunta siya kay Esau
At meron siyang kaba, meron siyang takot. Yung fear na baka patayin siya ng kanyang kapatid. Amen? Pero alam natin na yung pagbalik ni Jacob sa kay Esau, ito yung ninanais po ng Panginoon para sa kanya. Amen? So, opening point po natin. By the way, the title po ng ating pag-aaralan ay pinamagatan po nating Greater Intimacy with God in Times of Trouble. Amen? Naniniwala po ba tayo na kahit in times of trouble, pwede tayo magkaroon ng intimacy with God? Amen? And yung intimacy na yon ay pwede nating maranasan in a very amazing and special na paraan. Opening na punto natin, minsan inaakala natin na ang mga pagsubok ang nagiging dahilan kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon o parang nawawala yung intimacy natin sa Panginoon. Amen? Pero dapat ma-realize din natin na yung mga pagsubok din na yon mismo ang dapat naglalapit sa atin sa Panginoon. Amen? Naunawaan po natin yon na yung mga pagsubok na yon na hindi dapat yon naglalayo sa atin sa Lord, kundi ito dapat ay masasabi natin nakakatulong pa sa atin para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sabi sa Genesis 32:1-2, sa Genesis, yung unang dalawang verse po, yan. Habang naglalakbay sina Jacob o sina Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, mga sundalo ito ng Diyos. Kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. Amen? So, ang ganda po ng pinakita po dito. Kanina binanggit ko sa inyo yung konteksto natin na si Jacob papunta kay Esau na meron siyang takot. Pero nandito siya, suddenly nakita niya yung mga anghel ng Panginoon. So, ano yung pinapakita sa atin ito? Yung God's promise of protection is present with His people even in times of trouble. Amen? Kasi, ibig sabihin, nung nakita ni Jacob yon, maaring itong makapagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Maaring itong magbigay sa kanya ng confidence na maalala niya, ay, hindi pala ako nag-iisa, sinasamahan nga pala talaga ako ng Panginoon. Nandiyan yung kanyang mga anghel. Amen? Tayo po ba naranasan natin yun na sa mga pagsubok, nakikita natin na nire-remind tayo ng Panginoon na anak, hindi ka nag-iisa, sinasamahan kita. Amen? At minsan, kailangan maging aware tayo sa ginagawa ng yon ng Panginoon na minsan, He is trying to remind us na hindi naman talaga tayo nag-iisa, kundi sinasamahan niya tayo. Literally, pwedeng magpadala ang Panginoon sa atin ng mga anghel. Amen? Biblical yon, di ba? Yung mga anghel ay pinapadala ng Panginoon para protektahan tayo. And hindi man literal na anghel, maaari ding gumamit ang Panginoon ng mga tao na makakatulong natin sa panahon na tayo ay may pagsubok. Suddenly, may mga tao na lang na magsasabi sa iyo, Sister, gusto ko itang ipag-pray. O, Sister, parang in-impress sa akin ng Lord na meron ka mabigat na kalagayan. Panalangin kita. Yun ay paraan po ng Panginoon na kahit bigat na tayo, ay nire-remind tayo ng Lord na kaya natin kasi hindi naman tayo nag-iisa. Amen po? Yun. Let us take confidence in God's ability to take care for us. Amen? Sa lahat ng yugto ng buhay po natin. Amen? Ngayon, may additional point po tayo dito. Itong revelation na naranasan po ni Jacob dito, naranasan niya ito after niya pong lisanin si Laban. Dito siya nagkaroon talaga ng encounter na nakakita siya ng mga anghel ng Panginoon. At nangyari ito, exactly after niyang nilisan si Laban. Ngayon, kapag pag-aaralan natin yon, Laban somehow represents yung worldly man. Okay? So parang sinasabi dito na once na, the more na i-separate natin yung sarili natin sa mga worldly things at mas unahin natin na i-pursue yung kalooban ng Panginoon, the more na mo open yung mata natin sa katotohanan na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Amen? At hindi tayo nag-iisa. Kaya minsan madalas negative tayong mag-isip o minsan madali tayong matakot kasi kung babalikan natin yung buhay natin, yung kalagayan natin, minsan mas inuuna natin yung mga makamundong bagay. Amen? Mas attached tayo doon sa mga makamundong bagay kaya minsan mas natatakpan yung mga mata natin sa katotohanan na ang Panginoon hindi niya tayo pinababayaan kundi
negative yung pumapasok sa isip natin. Akala natin mag-isa lang tayo. Sabihin na natin, nandyan yung dumadating yung nade-depress tayo, nagkakaroon tayo ng anxiety. Ang isang reason nito is baka ang buhay natin, nakita natin, hindi talaga tayo babad sa Panginoon. Kundi nakikita natin na mas nakikita natin yung buhay natin na mas pinagtutuunan natin yung mga makamundong bagay. Ito, hindi ito ko po sinasabi dahil mas magaling ako na may karapatan ako na sabihin ito. Hindi po, sinasabi ko to sa konteksto ng sarili ko po. Kasi nararanasan ko po siya. So baka kaya tayo parang negative is baka mas marami tayong time sa cellphone. Baka kaya lagi tayong parang mahina yung faith natin is hindi naman talaga tayo nananalangin o hindi naman talaga tayo nagpe-pray ng taimtim sa Panginoon. Amen? Pero sabi dito, kagaya ni Jacob, the more na lumayo tayo doon sa mga makamundong bagay, ay mas magiging aware tayo ngayon doon sa truth na ang Panginoon is always with us. Amen? Ayun. Sunod naman yung Genesis 32:3-6, magpatuloy po natin. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, sabihin ninyo kay Esau na matagal akong naniraan kay Laban at hindi pa ako nakaka-uwi hanggang ngayon. At sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na siya o maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, napunta na po namin si Esau at papunta na po siya rito para salubungin kayo. Tapos may kasama siyang 400 lalaki. Amen? Yun yung nakakatuwang pangyayari dun eh, no? Ginawa ni Jacob, after niyang makita yung mga anghel, suddenly ang naging desisyon ni Jacob is ipadala yung kanyang mga tauhan para magpadala ng mensahe kay Esau na sabihin na ganito, nandito siya, meron siyang may mga ari-arian na ganyan, na ang intensyon niya para hindi na magalit sa kanya si Esau. Hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi yun ginawa ni Jacob para lang magyabang kay Esau. Kundi sinasabi niya yon kasi sino ba si Jacob? Si Jacob kasi ano siya, di ba? Stealer siya, di ba? Parang sinasabi ni Jacob na bumalik ako dito na may mga ganito na akong bagay. Ibig sabihin, hindi ko nakukunin yung kung anong meron ka. Parang binibigyan niya somehow ng assurance si Esau na sana mapatawad mo na ako, sana maging okay ka na sa akin kasi hindi ko naman nagagawin yung mga iniisip mo na gagawin mo sa akin. Pero sa kanyang ano, hindi niya inaasahan siguro, ang response ni Esau ay pupuntahan siya ngayon at may kasama pang 400 lalaki. Amen? So, na-imagine natin siguro yung kaba ni Jacob dito. Amen? So, makita natin, after makita ni Jacob yung mga anghel, hindi personal na hinarap ni Jacob si Esau. Amen? Bagamat hindi direct ang sinabi dito, pero kung iisipin natin, kung talagang si Jacob pinanghawakan niya yung assurance na sinusubukan ng Panginoon na ibigay sa kanya na kasama mo ako, kasama mo yung mga anghel ko. Hindi ba't magagawa ni Jacob na lumapit na mismo, siya pa lang mismo, kay sa kanyang kapatid? Amen? Pero nakita natin, nakaisip pa siya ng ibang paraan na utusan yung kanyang mga tauhan. Amen? So, nakalagay dito, maganda itong paraan upang makipag-ayos tayo sa taong nagawa natin ng hindi maganda. Tama po ba? Kunyari, kung isipin natin, maganda din naman yung ginawa ni Jacob. Parang sinasabi niya na hindi ko gagawin ulit yung ginawa ko dati o talaga nagbago na ako. Amen? Ngunit tignan natin ang sumunod na nangyari. Bumalik ang mga tao ni Jacob at sinabi na papunta na sa kanila si Esau kasama ang 400 na lalaki. At ito ay naging dahilan upang matakot at mag-alala si Jacob. Amen? Ano yung naging cause ng kanyang decision? Siya ay nagkaroon palalo ng takot at pag-aalala. Amen? Sabi sa Genesis 32:7-8, tuloy lang po natin. Sabi dito, kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay. Kaya hinati niya sa dalawang grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo. Dahil naisip niya
na kung sakaling dumating si Esau at lulusubin ng isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Amen? Ang galing, parang isipin natin, maganda rin naman yung naisip ni Esau, no? Ay, ni Jacob. Pero kung isipin natin, yung iniisip niya yon ay para lang makatakas sa kanyang kapatid. So parang medyo may pagka-desperado na, no? Sige, hatiin natin yung grupo natin para kung isa man yung habulin, eh kahit papano masasalba natin yung kalahati. So nakita natin yung iniisip ni Jacob po. So nandito na yung pangalawang punto natin. Kanina sabi natin sa unang punto natin, God's promise of protection is present with His people, di ba? Even in times of trouble. Pangalawang punto po natin, ay bumaba, yun. Sin hinders us to see God's presence and protection in our lives. So bakit, yun, nabanggit natin yung sin, no, yung kasalanan. Yung kasalanan po ay pwedeng makahinder ito sa atin para makita natin yung protection at presensya ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Aminin natin, kahit naman tayo ay mga Kristiyano na, ay dumadating pa rin tayo sa nagkakasala pa din po tayo. Kaya lang minsan, dumadating tayo sa punto ng pagkakasala na parang nalululong na tayo doon sa kasalanan na yon. Amen? Kumbaga ayaw nating pagsisihan yung kasalanan na yon. At kapag dumating tayo doon sa punto na yon, maaring yun maging hinder sa atin para makita natin yung pag-iingat at pagsama ng Panginoon sa atin. Kasi kapag meron tayong kasalanan, ang unang nabibigay sa atin ito yung guilt. Amen? Ano ba yung kasalanan ni Jacob? Takot siya kay Esau kasi alam niya may kasalanan siya kay Esau eh. Amen? Alam niya mayroon siyang ginawang masama kay Esau. Kaya nung nalaman niya na papalapit sa kanya si Esau, takot na takot siya. Kasi hindi niya malimutan yung sinabi ni Esau sa kanya na papatayin siya ni Esau. Kaya kapag tayo ay merong guilt dahil sa sin, it causes us to be afraid. Natatakot tayo. It causes us to be anxious. Nag-aalala tayo masyado because of sin. It causes us to make rash and wrong decisions minsan sa buhay po natin. Hindi naman laging ganon, pero may factor o malaking factor yung sin kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkatakot, pagiging anxious at pagiging paggawa natin ng mga maling desisyon. Amen? So, hindi siya natakot kay Laban. Actually, kung babasahin nyo to, naka-encuentro niya rin po si Laban eh. Diba si Laban, parang ang nangyari, parang hinabol siya ni Laban, diba? Pero si Jacob, compared sa kung paano niya hinarap si Esau, si Jacob hindi siya natakot kay Laban. Nakapag-reason siya kay Laban ng buong lakas ng loob. Pero dito, nakita natin na takot siya kay Esau. Kasi nga, nabanggit ko kanina, kaya siya natatakot kay Esau kasi nga dahil doon sa kasalanan na nagawa niya. Amen? The fact na hindi hinarap agad ni Jacob ang kanyang kapatid ay nagpapatunay lang na mayroon pa rin siyang takot. Kahit pa sa simula pa lamang ay nakita na niya ang protection ng Panginoon na nasa kanya, natakot pa rin siya at nag-alala at nanangan sa kanyang sarili. Amen? So, ang katotohanan po, madalas lahat tayo katulad lang ni Jacob. Amen? Hindi naman natin sinasabi to kasi parang mas magaling tayo kay Jacob. Pero actually, sinasalamin ni Jacob yung madalas na kalagayan ng buhay natin. Amen? Madalas, ganito din tayo. Madali tayong mag-alala, madali tayong matakot kahit pa nakita na natin ang protection ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga natin, sabi ko nga po doon sa isang devotion na ginawa ko po noon, palagi nating natatanggap ang mga salita ng Diyos. Linggo-linggo lang naririnig natin yung Word of God, di ba? At nararamdaman talaga natin every Sunday kapag nakikinig tayo, talagang pinalalakas ng Lord yung mga puso natin. Tama po ba? Pero makikita natin, baka nga hindi pa tapos yung Sunday, makikita, we will find ourselves again. Nandun na naman tayo sa punto na nag-aalala na naman tayo. Nandun na naman tayo sa punto na natatakot na naman tayo. Sabi nga lang ni Pastor, no isang Sunday, dapat hindi tayo nag-aalala. Kundi, dapat magkaroon tayo ng confidence sa Panginoon. Amen naman tayo ng amen. Tama po, opo. Pero pagdating ng gabi, eto na, naalala mo yung mga ganito mong problema, natakot na takot ka na naman. Amen? So parang anong nangyari, nagkakaroon tayo ng, ano, nawawala yung ano natin, yung lakas ng loob natin, napapalitan ng takot. So, kasi hindi talaga natin nalalakaran ang salita ng Diyos. Amen? Yun nga yung sabi natin dun eh. Dapat kapag nakinig tayo, sabi nga nung isang verse sa Bible,
kapag napakinggan natin yung salita ng Panginoon, hindi lang natin dapat ito pinapakinggan, kundi isinasagawa natin ito. Amen? So, nasa na ba tayo? Ang late po kasi ng ano ko, ng type. Ang mga, ayan. Ayun. Pati yung mga anxiety, depression, yung pag-aalala natin, minsan nararanasan natin yan. Amen po? Yung parang, minsan na, ano na lang tayo, bigla na lang tayo naluluha. Bigla na lang tayong sobrang parang natatakot. Diba? Naniniwala tayo sa mga medical and scientific na mga reason kung bakit nararanasan natin yon. Pero at the same time, bilang mga Kristiyano, naniniwala din tayo na may spiritual din na something yun eh, yung mga depression, di ba? Ito'y gawa din ng kaaway talaga sa atin. Amen? Kapag tayo ay may mga depression, anxiety, kasi ano ba nangyari sa atin kapag may mga anxiety tayo at depression? Puro negative yung naisip natin. At yun na yun ang gustong ginagawa ng kaaway sa atin. Amen? Kasi sinungaling siya eh. Kung ano-ano yung sinasabi niya sa atin para tayo ay matakot. At isa sa maaring maging dahilan, hindi ko naman sinasabi na ito lagi, no? Pero maaring ito yung maging dahilan, isa sa maging dahilan, ito yung sinasabi natin na kasalanan. Baka may mga sin tayo na hindi kinoconfess sa Lord. Baka may mga kasalanan tayo na hindi natin sinosurrender pa talaga sa Panginoon. Maaring nagkakasala tayo in a way na hindi natin pinakikinggan ng Lord. Hindi natin pinakikinggan yung will ng Lord sa buhay natin. Maaring nagkakasala tayo sa Lord in a way na mas pinagtitiwalaan natin yung sarili natin kaysa sa Panginoon. Amen? O minsan ay nakagawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Maaaring itong maging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganong karanasan. Amen? Kaya, sabi nga dito, lahat tayo, parte na ng buhay natin ang trials para palakasin ang ating faith. Amen po ba? Pero, huwag din nating i-deny na minsan, kaya tayo nakakaranas ng mga pagsubok ay dahil din sa ating mga pagkakamali. Amen? Nakaranas din tayo nito kasi totoo yung consequence, nararanasan talaga natin yung binibigay, tinutuwid po tayo ng Panginoon. Itutuwid lang tayo ng Lord, pero minsan hindi natin ito maamin sa Lord at sa ating sarili. Amen? So tuloy natin. Genesis 32:9-12. Kung maalala nyo sa, nung nag-fasting tayo, nag-share ako ng devotion, ito po yung ginamit ko po, yung prayer ni Jacob. No? Maganda personally para sa akin maganda yung pinakitang klase ng prayer ni Jacob, no? Nakita natin na nanalangin siya na full of word of God. Nakita natin na nanalangin siya with humility and thanksgiving. Nakita din natin na nanalangin siya na merong faith. Amen. Pero papaiksiin na lang natin siya doon sa katotohanan na nanalangin si Jacob. Amen. Kasi mahaba 'yun eh, parang ibang topic na 'yon, no, i-discuss natin kung dadaanan pa natin siya. So, point number 3 natin regarding dito sa pananalangin natin. In times of trouble, the most effective way to pray is to pray with faith. Amen? So, parang isipin natin, di ba pag nag-pray tayo, may faith na tayo, di ba? Ito yung tignan natin. Sabi natin, in times of trouble, the most effective way to pray is to pray with faith. Sabi ni George Mueller, isa siyang I think isa din siyang evangelist noon, no? Sabi ni George Mueller, the most important part of our prayer is the 15 minutes after we said amen. Ano ibig sabihin nun? Ang pinaka-importanting part daw ng prayer ay yung 15 minuto matapos mong sabihin yung amen. Ibig sabihin, yung faith natin is napapatunayan base dun sa gagawin nating action regarding dun sa prayer na binanggit natin sa Panginoon. Kasi sabi nga, kahit ano pang ganda ng panalangin natin, kagaya ni Jacob, ang ganda ng prayer niya. Pero makikita natin, yung action niya, hindi nagla-line up dun sa ginawa niyang panalangin. Kahit anong ganda ng prayer natin, pero kung hindi naman natin lalakaran yung pinanalangin natin, mamaya mananalangin tayo, hindi iyon nagpapakita ng totoong faith. Amen? Kahit mag-iiyak pa tayo sa panalangin natin, kahit sabihin natin, dumugo pa yung ulo natin sa sobrang time-time ng prayer natin. Pero kung after naman natin magpe-pray, eh wala namang nabago sa puso natin, wala namang tayong nabago sa mentalidad natin na negatibo pa din tayo, hindi tayo naniniwala sa pangako ng Panginoon. Wala din. So, ito ang nangyari matapos manalangin ni Jacob. Bibilisan ko na po kasi medyo
mahaba po. No, dalawang puntos na lang naman po. So, no matter how great Jacob's prayer was, his faith would be seen in what he did after his prayer. So, Genesis 32, 13 to 21, kinagabihan, doon natulog sina Jacob. Kinabukasan, pumili si Jacob ng mga hayop na ireregalo kay Esau. 200 babaeng kambing at 20 lalaking kambing. 2 babaeng tupa at 20 na lalaking tupa. 30 inahing kamelyo kasama pa ang kanilang mga bisiro. Hindi ko nababasahin ng buo kasi mahaba. So, to summarize yung verses 13 to 21, ito po yung parte na si Jacob, nagpadala siya ng napakaraming mga hayop papunta kay Esau. Nagpadala siya ng napakarami. Nagpadala siya ng batch by batch pa nga yung dala niya. So, nag-instruct siya sa mga tauhan niya, tapos may kasamang mga maraming mga hayop, tapos may susunod na naman na ganyan. Diba? Sabi dito, ganoon din ang sinabi niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng aliping kasabay ng mga hayop. At pinalahanan niya ang mga ito na huwag kalimutang sabihin kay Esau na nakasunod siya sa hulihan. Sapagkat sinabi ni Jacob sa kanyang sarili, aalukin ko si Esau ng mga regalong ito na pinauna ko. At kung makikita kami, baka sakaling patawarin niya ako. So parang in a sense, parang inaano niya si Esau. Parang ano yung salitang suhol eh. No? Pero yun na din yun eh. Parang binabribe niya si Esau. Diba? Parang, huwag ka na magalit. Diba ganun tayo sa ano, minsan sa asawa natin, sa kaibigan natin. Huwag ka na magalit. May dala tayong pagkain na ganyan. Amen? O may dala tayong bulaklak. Parang ganun yung ginagawa ni Jacob. Pero kung titignan natin, babalik ulit tayo doon sa katotohanan na hindi naman talaga dapat panggawin ni Jacob eh. Kung talagang naniniwala siya na sinasamahan siya ng Panginoon. Amen? Kasi kung a-analyze natin, ginagawa niya ito kasi meron pa rin siyang takot sa kanyang kapatid. Amen? So, ang mga piniling aksyon ni Jacob ay naglalarawan din sa ating mga mananampalataya. Amen? Kapag mas pinipili nating mag-rely sa ating sarili sa halip na sa Panginoon. Amen? Minsan nag-rely tayo sa sarili natin o sa kung anong meron po tayo. Minsan nag-fail tayo na mag-rely mismo sa Panginoon. Kahit ipinakita na ng Panginoon ang kanyang protection at pagsama, kahit na nalangin na siya sa Panginoon, patuloy pa rin na nagre-rely si Jacob sa kanyang sarili. At isang bagay na maaring makapag-alis sa atin ng intimacy sa ating Lord ay ang ating mismong self-reliance. Amen? Ang isang bagay na maaring makapaglayo sa atin sa Panginoon ay yung mismong self-reliance natin. Amen po ba? Amen. Sabi ng lumang awitin, alam na to ng mga ka-age ko, sabi ng lumang awitin, all to Jesus I surrender. Alam niyo po yun? Tapos, all to Him I freely give. Tapos, I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Tapos yung chorus, I surrender all. Amen? I surrender all. Tapos, all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Napakaganda nung awitin, iba? Talagang, isinosurrender natin lahat-lahat sa Panginoon. Amen? Pero kadalasan, most of the time, nagsusurrender tayo sa Panginoon katulad ng pamamaraan ng pag-surrender ni Jacob. Sabi ni Jacob, parang as if sinasabi ni Jacob, sige, I will surrender all my cows. Surrender ko lahat ng baka ko. Kung di pa enough yun, surrender ko lahat ng aking mga tupa. Kung di pa enough yun, surrender ko na lahat din ng aking mga camel. Pero, the most important and what Jacob had stubbornly refused, no? Parang matigas ang ulo niya eh. Stubbornly refused to do was to surrender himself. Amen? Ang dami nating pwedeng isurrender o pinipiling isurrender, pero ang kaisa-isang hindi natin minsan sinusurrender is yung sarili po natin. Amen? So, yun yung point number 4 natin. The most important thing that we need to surrender to God is none other than ourselves. Amen? So,
Sa simula pa lamang, mas pinili na sana ni Jacob na pagtiwalaan ng promise at protection ng Panginoon noong nakita niya ang mga anghel. Lumakas na sana ang loob ni Jacob kung pinanghawakan niya lang sana ang mga pangako ng Diyos noon siya ay nananalangin. Pero sa huli, hindi pa rin niya ito ginawa. Ngayon po mga kapatid, ulitin ko po, ayaw nating lumabas na parang nagiging mas magaling tayo kay Jacob na pinag-aaralan natin to. In fact, dapat nare-realize natin na oftentimes we are all just like Jacob. Amen? Tayo madalas nagre-rely tayo sa sarili natin rather than mag-rely tayo sa ating Panginoon. Amen? So sabi sa Genesis 32:22-24, nang gabing iyon, bumangon si Jacob at sinama ang dalawa niyang asawa at dalawang alipin niyang babae at 11 niyang anak, labing isang anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat-lahat ng arian niya. Nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. So ito yung masasabi natin na pinaka-turning point ng buhay ni Jacob, itong pangyayari na ito. Siguro aware tayo dito, no? Yung mayroong lalaki na nakipag-wrestling kay Jacob nung time na nag-iisa na lang siya. Alam po natin yun, no? Mga kapatid and mga kabataan po, no? So, sa ibang English translation, kagaya sa New King James, yung sinasabi sa Tagalog na lalaki, hindi lang basta lalaki yun. Nakakapital letter yun na M. M-A-N. A man came and wrestled with Jacob. So alam naman natin ang ibig sabihin nun. Hindi yun basta lalaki, kundi yung nakipag-wrestle kay Jacob is none other than God Himself. Amen? Si God talaga yun. Minsan, maririnig pa natin na sinasabi ng iba, si Jacob yung nakipag-wrestle sa man. Pero kung iunawain natin, yung man mismo yung nag-initiate ng wrestling, sabihin natin, ng pakikipagbuno kay Jacob. Kasi God wanted something from Jacob. Meron siyang ninanais from Jacob. Si Jacob ang nakipagbuno, siguro masaya na si Jacob na maiwang mag-isa doon kasi makita natin na iwan siya mag-isa eh. Pati mga pamilya niya, pinauna niya na. So minsan, side note lang, no? Minsan kailangan din talaga nating maging alone with the Lord, no? Para talagang marinig natin yung kung ano yung nais nang sabihin ng Panginoon sa atin. Amen? Part yun ng pag-surrender natin sa Panginoon na talagang i-let go natin lahat. Na makita natin na alone tayo, na it's between you and God na lang talaga. Amen? So, siguro masaya na si Jacob na naiwan siya mag-isa doon, marahil na nanalangin siya, marahil masabi natin nag-i-internalize siya. Ngunit ang Panginoon mismo ang personal na pumunta kay Jacob dahil mayroon siyang ninanais mula sa kanyang anak na si Jacob. Amen? And ito yung panguling point natin. There is true intimacy with God when we surrender to Him. Amen? There is true intimacy with God when we surrender to Him. We can just imagine, mga kapatid, kung gaano katindi yung hirap at pagod ni Jacob. Imagine ninyo simula gabi hanggang mag-uumaga, nagre-wrestling sila. Imagine ninyo yun, mga kasama kong lalaki, di ba? Siguro ng mga bata kayo, naranasan nyo makipag-away. Amen? Ako, naranasan ko kahit ganito ako at medyo duwag ako nung bata ako. Naranasan ko din makipag-away talaga kasi napuno na ako eh. Pero ang na-realize ko noon is nakakapagod makipag-away, yung makipagsakitan. Sasakit yung katawan mo, yung mukha mo. Lalo na yung kalaban mo ay talagang pinipisil yung mga balat mo, di ba? Ganon. Sabihin natin, nakikipag-wrestling kang ganon. So, imagine lang natin yung hirap ni Jacob dito na naranasan niya. So, umabot sila ng hanggang umaga. Kaya dito, makikita natin ang isang katangian ni Jacob na marahil katangian din natin. Bilang tao, Jacob is a determined man. Amen? Kasi kung normal lang, kasi kung mahina si Jacob, susuko na siya. Pero nakita natin, si Jacob talagang matigas siya. Nagawa niya makipag-wrestle doon sa lalaking yon hanggang mag-umaga. Jacob is a determined and strong-willed man. And itong mismong determination, yung pagiging strong-willed ni Jacob, yung self-reliance ni Jacob, ito mismo yung nais ipagbuno ng Panginoon at alisin sa kanya. Amen? Naunawaan po natin,
gusto yung ma-realize ng Panginoon, gusto yung ma-realize ng Panginoon na, gusto ng Panginoon na ma-realize yun ni Jacob na masyado kang nagre-rely sa iyong sarili. Amen? Kung titignan natin, nung sa Genesis verse 25, sa 32:25, nang mapansin niya na hindi niya matalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nilinsad ang katapat na buto nito. Sa English, dislocate niya yung hip ni ni Jacob. Sinong normal na tao yung mga kagawa na mag-dislocate ng hip natin? Napakahirap po noon, di ba? Magagawa lang 'yon ng hindi tao. Amen. Sabihin na natin siguro martial arts siguro, artist, pero hindi natin magagawa basta 'yon sa kalaban natin. Amen. So ano yung tinuturo sa atin dito? Sinabi dito na hindi matalo ng lalaki si Jacob. Yung lalaki dito, yung man, no? Yung M-A-N, no? Si God. Naniniwala ba kayo na hindi matatalo ni God si Jacob? Hindi, di ba? Pero hinayaan ni Lord na parang ipakita na hindi siya manalo kay Jacob kasi ganito. Ngunit ginawa niya ang imposible at dislocate niya ang balakang ni Jacob. So, ibig sabihin, actually, God can actually just defeat Jacob . Nung gabi na yon, hindi naabot ng umaga kung gugustuhin niya. Kasi God siya . Kaya niya agad baliin lahat ng buto ni Jacob. Pero hindi niya ginawa. Ang nangyari kasi dito, nakipagbuno ang Panginoon kay Jacob sa level ng lakas ng isang tao. Amen? Parang pinapakita ng Panginoon kay Jacob na kung hanggang saan lang yung lakas natin bilang tao. No, kapag nag-rely tayo sa lakas natin. Pero sa isang iglap, ipaparealize sa atin ng Panginoon sa gitna ng ating pag-self-rely, ipaparealize sa atin ng Panginoon minsan na hanggang doon lang tayo. Amen? Na hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung sarili natin kasi sa isang iglap, God can show us na mas makapangyarihan siya kaysa sa atin. Amen? Parang sinabi ng Lord, Jacob, ang lakas mo. Pero let me show you how to do it. Parang gano'n, no? Binali yung balakang niyang gano'n. Nagulat si Jacob siguro nun, no po? Kung titingnan natin. Sabi dito, God was showing Jacob not to rely on human strength. Huwag mag-rely sa lakas ng tao, but to God because He is greater than him. Sometimes we tend to rely on ourselves. Tama po ba? Nahigit pa sa Panginoon. Sometimes being strong-willed is not enough para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Lalo na kung yung pagiging strong-willed natin ay galing lang sa sarili natin. Amen? Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang pag-surrender natin sa Kanya. Na tumigil na tayo sa pagdepende natin sa ating mga sarili at magsimulang magdepende lamang sa Panginoon. Amen? Sabi dito sa Genesis 32:26, at sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. I will not let go of you until you bless me. Sabi niyang ganon. So, maganda sana to tutuloy natin hanggang dulo. Pero hanggang dito na lang tayo sa part na ito. So, pero pag-usapan natin yung last part na yon. At this moment, marahil no choice na si Jacob kundi mag-cling sa Panginoon kasi nga, dislocated na yung balakang niya. Ikaw ba naman, makakatayo ko pa ba ng normal nun? Imagine natin yung sakit nun. So, pwede natin sabihin na yung pagling ni Jacob is parang desperate way niya na para magling sa Panginoon. Amen? Na alam niya na wala siyang choice di ba? No choice na si Jacob kundi magling sa Panginoon dahil mayroon siyang dislocated na balakang. So, na sa care group namin sa Malagasang, kaka-start lang namin ulit last week. Pare-pareho kami ng testimony ni na Kuya Arnold na nagbibigay din sa akin ng kalakasan regarding dito. Sometimes, yung realization na ito, sometimes God allows suffering and trial sa buhay natin para lalo tayong mag-cling sa Panginoon. Amen? Para lalo tayong humawak sa Panginoon kasi sabi dito, hindi natin alam paano kung puro ginhawa na lang yung buhay natin. Masasabi ba natin na nasa Panginoon pa rin tayo? Amen? Kilala tayo ng Panginoon . Minsan, binibigay ng Panginoon yung mga pagsubok, yung mga pagtutuwid, just to remind us na kailangan
ang wala tayong ibang kailangan sa buhay natin kundi ang Panginoon. Kami ni Arlene, danas namin yung sa buhay namin. Marami kami mga pagsubok. May mga times din na nananalangin kaming mag-asawa paggabi. May mga pag-iyak, no? At part ng prayer namin na, Lord, nahingi kami ng tawad. Lord, humingi kami ng tawad sa iyo kung meron kaming mga nagawang hindi maganda sa inyo. Patawad po kung minsan nagre-rely po kami sa aming mga sarili. Patawad po kung kung minsan ay hindi namin napapahalagahan yung mga blessing na meron ka. Patawad po kung hindi namin nauuna minsan yung iyong kalooban. Amen? Pero isa yung katotohanan na maka-agree tayong lahat. Yung sufferings dumadating sa buhay natin para i-remind tayo ng Lord na ano po? Para i-remind tayo ng Lord na kailangan mag-cling tayo sa Kanya. Kasi Siya lang yung kailangan natin. Sobrang mahal niya tayo na ayaw niya tayong mapalayo sa kanya. Amen po ba? Kaya sometimes, yung love na yon, hinahayaan niya na makaranas tayo ng mga pagsubok para lalo tayong matuto na magdepende sa Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Ayaw bitiwan ni Jacob ang Panginoon. Ayaw niyang bitiwan. Sapagkat sa mga sandaling ito, Jacob finally knew what he really needs. Ano yung need niya? Hindi niya na-need yung wealth. He doesn't need to rely on his wealth anymore. On his wisdom, on himself. What he truly needs is God's blessing. Amen? What he truly needs is God himself. Amen po? Yun ang na-realize ni Jacob. At sana yun din yung ma-realize natin palagi sa buhay natin na hindi natin kailangan yung mga bagay na meron tayo at yung mga bagay na yung kalakasan natin. Ang kailangan talaga natin sa buhay ay walang iba kundi ang Panginoon mismo. Amen? And in that sense, makikita natin na Jacob really surrendered to God. Amen? Kasi na-realize niya na hindi siya magre-realize sa sarili niya, kundi sa Panginoon. Amen? Kaya totoo po yun na there is true intimacy once na nag-desisyon tayo na mag-surrender sa Panginoon. Amen? Kaya sa oras na to, malalangin po tayo, tumungo po tayong lahat. Marahil may mga pagsubok po tayo na dinadanas sa buhay po natin ngayon. Marahil may mga pinagdadaanan po tayo ngayon. Pero ini-impress sa atin ng Lord na hindi laging end goal natin na mapagtagumpayan lamang yung mga pagsubok natin. Sometimes we need to ask God to open our eyes na makita natin ano yung reason ng Lord sa mga pagsubok na binibigay niya sa buhay natin. It's not just for us to overcome those trials, kundi mayroong pinaparealize minsan sa atin ng Panginoon. Marahil, nasa yugto tayo ng buhay natin na nagre-rely tayo masyado sa sarili natin. Marahil, nasa yugto tayo ng buhay natin na mas pinagtitiwalaan natin yung mga bagay na meron tayo. Pero, nawa through this word, through the word of God ngayong gabi, ma-realize natin na wala tayong ibang dapat kailangan, wala tayong dapat mag-cling, kundi walang iba kundi sa ating Panginoon. Amen. Lord, salamat po sa gabing ito sa inyong mga salita, bagamat medyo napahaba po kami ng konti. Ay salamat po, Panginoon. Hindi ko po lubos ang alam, Lord, kung bakit ito po yung salita mo na pinadala niyo po ngayong gabi. Pero alam ko po, Panginoon, ito po yung nangusap po sa inyong mga anak. Nangusap po ito sa amin at nagbigay po ito sa amin ng pagtutuwid. Nagbigay po ito sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga salita na nabanggit ngayon, Lord, kagaya na ng amin na pag-aralan, hindi lamang namin ito narinig, kundi dapat malakaran din po namin ito, Panginoon. At magagawa lamang namin ito kung sasamahan niyo po kami, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kaming ituwid, Panginoon, sa aming mga lakad po sa buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay nagre-rely minsan sa aming mga sarili. Patawarin niyo po kami minsan. Patawarin niyo po kami, Lord, kung minsan ay mas pinagtitiwalaan namin yung mga bagay, Panginoon, na higit pa sa iyo, Panginoon, O God. At hayaan niyo, Lord God, na bawat isa sa amin, Lord God, ay matuto, Lord God, na magtiwala po lamang sa inyo. Dahil ikaw ang Diyos na mga pangyarihan, Lord, sabi nga namin, you are greater, Panginoon, at you are greater even than us, Panginoon. You are greater, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon. Wala kami may pagmamalaki sa inyo, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoon, yung dapat namin panghawakan at sandigan, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga trials, Lord.
Salamat po sa mga pagsubok, for in these trials and challenges, Panginoon, mas nararanasan namin ang inyong kalapitan, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Ito po, Lord, ang aming pasasalamat at papuri, Lord, ay mauwi lang po sa inyo. Lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, ay sa inyo lamang po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Purihin ang Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Sa tinuro sa atin ng Panginoon ngayon. So yan, para dagdag lang, Peniel, is ang ibig daw sabihin ay face of God. Yun, no? Doon sila nagbuno. Kaya napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ngayon po, dumako na po tayo sa ating pananalangin. So ang number one po ay ibigay po natin kay Pastor Nestor. Tapos po, ang number two po ay si Pastor Richard. Number three po ay si Pastor Mateo. Number four, si Ate Lorna. And number five po ay si... Wala na ba leader? Nasaan na ba? Ha? Number four. Opo. Wala tayo masyadong leader? Kuya Jay, ayan, Kuya Jay, number 5 po. So purihin po ang Panginoon, simula po tayo kay Kuya Mac, number 1, number 2 si Kuya Judy, number 3 Kuya Larry, 4 Isaac, 5 Ma'am Jo, 1 Kuya James, 2 si Ate Raquel, 3 si Ivy, 4 si Badet, 5 si Mabel. Thank you.
patuloy po natin na ibigay sa Lord ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba po sa katagumpayan po ng gabi ng ating pananalangin. Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Patuloy po nating i-bless po ang pangalan ng Lord sa gabing ito. Hallelujah! Amen! Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though it's staying in the offering. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name.
Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino po ay, sino may pagsubok ngayong gabi? No? Lahat halos eh. No? At ramdam natin yung message ng Lord na tayo ngayon ay tinama ng Lord. Amen. No? Kung may pagsubok tayo, this must lead us to become dependent to God. No? Tapikin mo lang yung katabi mo. No? May plano ang Lord sa pagsubok mo. Amen. May plano ang Lord. Hallelujah. May dahilan, no? Kaya dapat natututo tayo diyan, natututo tayo, no? Meron tayong laging mensahe na natatanggap diyan, no? Yan yung nagiging dahilan para tayo maging kabukan ni Jesus at yan din yung nagiging dahilan upang lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Hallelujah. Sa mga naka-online, nalalaman din ng Lord ang inyong mga pinagdaraanan. Amen. Hallelujah. Taas po natin yung ating mga kamay, pasalamatan natin si Lord. Alam ko rin marami pong tinugon na panalangin ng Panginoon. Napakasarap mag-pray dahil hindi tayo nagpe-pray sa Diyos na patay, kundi ang Diyos natin ay buhay. Napaka makapangyarihan niya, walang imposible sa Kanya. At ito yung bagay talaga na inaasahan lang natin. When we pray, ando lagi yung kapayapaan sa puso natin. Hallelujah. Salamatan mo si Lord ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, sa kadakilaan ninyo, Panginoon. Lord, ngayong gabing ito, tunay nga sa inyo namin inaalay ang aming pinakamataas sa pasasalamat. Napakabuti ninyo, O Diyos, pagkat sa mga anak ninyo, wala kayong plano sa amin para kami ay mapalayo pa sa inyo. Kundi ang plano nyo sa amin, lalo kaming lumapit sa inyo, Panginoon. Dahil sabi nga, sa umpisa pa lang, tinawag nyo na kami. Hindi pa nailikha ang mundong ito, kilala nyo na po kami, Panginoon, at tinawag nyo kami at ang layunin ninyo, O Lord, upang kami maging kamukha ninyo, maging kawangis ninyo. And all things will work together, Lord, upang dumating kami sa ganoong antas ng aming buhay. Lord, you will also use trials and even trials, Lord, gagamitin nyo sa aming buhay. Lord, ito yung magiging mga karanasan namin. These are yung mga humbling experiences namin upang ma-realize namin, Lord, if we are apart from you, wala kaming magagawa. Kaya Lord, sino man sa amin ngayon dumating sa lugar na ito na mayroong mga ganong kalagayan. Alam ko po, Panginoon, lalabas kami ngayong gabi na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya. At inaangkin ko rin, Lord, ngayong gabing ito, may binago kayo sa buhay naming lahat. Inaalis niya sa amin yung kayabangan, yung pride, Panginoon, yung self-reliance. Kundi lagi naming maisip, Panginoon, kayo lang ang kailangan namin sa aming mga buhay. Because it's all about your grace, O Lord. It's all about your goodness. It's all about the Holy Spirit living inside of us. Kaya Lord, ngayong gabing ito, salamat po. Pagpalain niyo po ang salita niyo na aming narinig. Itanim niyo ito ng malalim sa aming mga buhay. Manakaran po namin ito, Panginoon. At sa mga anak niyo, Lord, na narito ngayong gabi, pagpalain niyo po silang lahat. Salamat, Panginoon, sa mga tao na lagi pong nakikiisa sa pananalangin para po sa inyong iglesia, para sa aming bansa. Magdako pa kayo ng maraming tao, Lord, na magiging kaisa namin upang maging intercessors ninyo, Panginoon, sa maraming mga prayer concerns. Bless nyo rin, Lord, lahat ng mga lingkod nyo na itinatayo nyo sa unahang ito, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila, Ama, na lagi naming nakikita yung kagalakan ng kanilang pagdilingkod. Tunay nga, Lord, walang nasasayang na panahon sa aming ginagawang pagdilingkod sa inyo. Ano man ito, Panginoon, simula sa nag-ayos ng silya, mula sa mga nag-asikaso ng aming mga PowerPoint, Lord, ng aming pong mga sa MM, sa lalo tigit sa mga tumayo sa harapang ito, Panginoon. Lord, continue to bless them. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isang anak ninyo na ginagamit. Kaya ngayong gabing ito, Lord, uuwi kami, tinatanggap namin ang inyong masaganang biyaya. Sa inyo namin patuloy na inaalay ang aming mga pagpupuri, pagsasalamat. At sa gabing ito, Lord, sa aming pag-alis sa lugar na ito, Lord, basbasan niyo po kami ng inyong napakasaganang pag-ibig, ng inyong masaganang biyaya, at ang pagpisa ng inyong napakabanal na Santong Espiritu. Sa inyong lahat ng papuri, Panginoon, sa inyong pinakamataas na pagsamba, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So God bless everyone. Ingatan tayo ng Lord. At God bless din.